Dad! Alam mo ba, umandar na naman yung pagiging ilusyonada ni Annalyn. Nagpunta siya dito dahil magti-thank you daw siya sa'yo kasi pinadalhan mo daw siya ng bulaklak. I mean, how did that even happen? That's true, Zoe. Pinadalhan ko ng bulaklak para i-congratulate siya sa successful operation nila sa Eastridge. What? Daddy, bakit mo naman ginawa yun? Alam mo naman hindi kami okay, di ba? Anak, wala namang ibig sabihin yun. Binati ko lang siya. Pero Dad, kahit na. Sabihin mo nga sa akin, sino ba yung mas mahal mo sa amin? Siyempre ikaw. Ikaw ang nagtsatsaga sa akin. Ramdam ko na mahal mo ako. Thank you, Dad. Pero promise mo ha, huwag na huwag mo akong ipagpapalit kay Annalyn. There's no way that will happen. So please, huwag ka na magtampo sa akin. I love you, anak. I love you too, Dad. Sige, I'll see you later. Bye. Thank you, Dad. Nagtatampo ka pa ba? Dad, hindi naman ako nagtatampo eh. Huwag ka na maingit kay Annalyn. Siguro nga, ingitera ako. Kasi, swerte ni Annalyn. Swerte niya na may daddy siya na katulad mo. What are you talking about? Eh, di ba daddy mo rin naman ako? Sandali! 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 Mambel, ano to? Uy, ikaw, ba't ka nagkakalat dito? Anong binabasag mo? Ninakaw niya yung gown, itinakbo niya! Magnanakaw yan! Magnanakaw, arrestahin din sa barangay! Hindi, bitiwan niyo ako! Hindi ako magnanakaw. Kaya ko tong bayaran, kaya ko tong bayaran lahat! Naman pala, ma'am, kayang bayaran eh. Sino maglilinis nito mga to? Alangan naman ako. I've had enough of this! Ma'am, mabuti pa ganito. Para wala na pong gulo, para hindi na tayo mapunta sa pulis, kayo na po ang maglinis ng lahat ng ito. What? Ako?
This is for you. Dad, ano to? What? Is this for real? Siguro dapat ako ang kaingitan ng lahat because I have a daughter like you. Thank you for taking care of me and being such a good daughter. Daddy, thank you. Alam mo, hindi ako magsasawang alagaan ka. Above all else, your love for me and Mom means the world to us. Thank you, Dad! Yay! I'm so excited to try this on. Linisin mo yan, ha? Bilisan mo! Tapang-tapang mo kanina! Ito pa, oh! Meron pa dito! Linisin mo to! May VIP pa akong dadating! Bilis! Kayo to ni Lynette, eh. Pinagplanuhan niyo to, eh. That's accusing. Smile, Maura. Amina, yan! You look great! Huwag mo i-upload dyan! I won't upload it. You have my word. Excuse me. Hi, Ma'am! Good afternoon! You're so pretty today! Ma'am, pasok tayo sa loob. Marami tayong bagong gowns. Ay, pasensya na nga pala, ha? Ang dumi-dumi kasi may magnanakaw kanina. Magnanakaw? Hindi ako magnanakaw! Oh my God! Ma'am, okay, pasok ko, ha? Ano, bahala ka! Take care. Enough of this! I'm going home! Tumatakas! Ma'am! Hindi pa po kayo tapos maglinis. Sige, magkita na lang tayo sa susunod na check-up mo, ha? Ingat ka. Doc, saan po pala tayo kakain? Ganyan ka ba talaga close sa mga pasyente mo? Karamihan po. Kasi nagsistay in touch po talaga kami. Ready ka na. Doc, may tanong po pala ako sa'yo. Ano po yung pinaka-wish mo po sa buhay mo? Wala akong maisip eh. Kasi masaya naman ako. Andiyan na nanay mo. Nandiyan ka. Ikaw, ano bang wish mo? Kahit naman po yata, hindi ko sabihin. Alam niyo na po. Sa tatay mo. Tara na. Zoe, ano problema? Asan yung nanay ko? Sobra na kung ipapalabas po natin sa online yung mga nangyari kay Moira.
Well, she did the same thing to me. Mas malala pang ang ginawa niya eh. Kinalat niya pa yung tungkol sa anak ko. I'm just returning the favor. Kung tutuusin mo nga, hindi pa nga malala tong paghiganti natin sa kanya eh. I mean, we both want revenge, right? Unless, nagbago na ba isip mo? Bakit? Dapat galit ka? Pinahiya niya yung mami ko. Ginawa niyang katawa-tawa. Alam mo, masama talaga ng ugali ng nanay mo. Hindi masama ang nanay ko. Ano ba kasi nangyari? Pwede ba? Huwag mo na nga siyang pagtakpan. Zoe, ano ba? Pinagmukha niyang magnanaka yung mami ko. Ginawa niyang katawa-tawa. Hindi magagawa ng nanay ko yun. Ah, yun ang akala. Simula na nagkaposisyon niyang nanay mo, lumabas na yung mga sungay niya. Walang kasalanan si Annalyn. Hindi natin alam buong kwento. Baka si Moira pa ang may ginawa kay Lynette eh. At bakit? Bakit may proof ka bang may ginawa yung mami ko? Kaya ikaw, ha? Sabihin mo dyan sa nanay mo. Tigilan yung mami ko. Seryoso ka ba? Eh, yung nanay mo ngay laging nauuna eh. Ano? Naawa ka sa nanay mo kasi inapi siya. Mukha siyang kawawa, pinagtawanan siya. O ngayon, nakaramdaman mo nang nakaramdaman ko tuwing inaapi at sinasaktan ng mami mo yung nanay ko. Ah, ganun. Then let me make you feel the pain that I'm feeling right now! Zoe! Tawad mo! Tawad mo! Tawad mo! Tawad mo! Zoe! Panan! Zoe! Huwag ka na, Zoe! Pag ka! Pag ka na, pasok na sa loob! Ano yun? Hindi ako tutigil agad! Hindi ko tinigil si mami! Pasok na sa loob! Annalyn! Ano ba? Tara na, umuwi ka na! Zoe, umuwi ka na! Ano ba? Bitawan mo nga ako? Bakit ka pinagtatanggol mo yung Annalyn na yun? Dahil ba sa nanay niya? Ano akala mo hindi ko alam na may gusto ka sa nanay niya? Ipinagtatanggol ko lang sila. Dahil alam natin pareho na si Moira ang may pasimulo ng away at gulo. Oh, come on! Admit it! Type mo si Tita Linette, kaya nagpapalapad ka ng papel sa anak niya. Ano bang nagustuhan mo sa Linette na yon? Eh, pinagsawaan na nga siya ng daddy ko. Wala namang ibang nagkakagusto sa'yo? Kaya nagtitiis ka sa tira-tira ng daddy ko? You're courting a whore! Gusto ko pong gumante, Ma'am Giselle. Nung nakita ko po siya kanina na nahirapan, napahiya, natuwa po ako. Pero ngayon po kasi parang napapaisip po ako kung tama po ba itong ginagawa natin. Alam ko po na gumaganti lang naman po tayo sa kanya. Pero naisip ko lang po, hanggang kailan po ba tayo gaganti? Well, we're not physically harming her. Hindi naman extreme yung ginagawa nating paghihiganti. You know what extreme is? Yung pabalatan natin siya ng buhay. Papatay natin siya. O ipabundol natin sa kotse katulad ng ginawa niya sa'yo. Yun ang extreme. But we're not going to do that kasi hindi naman tayo katulad ni Moira eh. We're not evil. We're just getting even. So, tanong, kapag tinapunan niya tayo ng basura, anong itatapon natin sa kanya? Basura din po, Ma'am. Hindi. Yung basurahan, para mas masakit. Tatay mo pa rin ako. Kaya respetuhin mo ko. At huwag daw mong babastusin si Lynette sa harap ko. How dare you? How dare you? How dare you? Saktan ako lang! Kalaman ay saktan ako! Zoe! Zoe! Magulang mo pa rin ako. Kaya may karapatan akong disiplinahin ka. Baka nakakalimutan mo. Kaya kong ipagsigaw sa buong mundo na ako ang tatay mo. At hindi si RJ ang ama mo. Ano ba? You're threatening me, ha?
you're threatening me? Oh, sige! Sige, sirain mo yung buhay ng pamilya ko! Sirain mo yung buhay ng pamilya ko na ngayon lang nabubuo! Sige, hindi kita pipigilan! Gawin mo! Para naman may contribution ka sa buhay ko. At para mapatunayan ko na wala kang kwentang tao! Pero ito, tatandaan mo, tatandaan mo to. Oras na masira yung buhay ko dahil sa'yo. Hindi kita mapapatawad. Kahit mamatay ka pa! I won't visit your grave. To Carlos? Annalyn? May problema po ba? Parang di po kayo okay ah. Dahil po ba to kay Zoe? Ay, hindi. Nagkausap kami ni Harris sa telepono eh. Medyo nagkatampuhan kami. Talaga po? Ba't naman po kayo nagkatampuhan ni Harry? Pag-aradam ko kasi hindi ako matinong ama eh. Siguro dahil wala ako sa tabi niya. Kahit di ko naman sinasadya, automatic na yun. Pabaya akong ama. Baka naman po, kailangan nyo lang po mag-reach out. Yun ang ginagawa ko eh. I've been trying my best to be nice to her. Her? Him. I've been trying my best to be nice to him, kay Harry. Alam mo, Annalyn, sana lahat ng anak katulad mo, no? Kasi kahit absent yung tatay mo, kahit iniisip mo na ayaw niya sa'yo, wala akong narinig sa'yo na masasakit na salita patungkol sa tatay mo. Gusto ko po kasi na magkaayos po ulit kami ni tatay. At kilalanin niya po ulit ako bilang anak niya. Sa totoo lang po, minsan gusto ko na pong sumuko, pero hindi ko po kasi magawang makalimutan na tatay ko po si Dr. Tanyan.